Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay ay Lunes, mag-harvest tayo ng talong mga kagulay. Kung makikita nyo ay mga maliliit na yung mga naiwan mga kagulay. Ayan o, mga maliliit na kasi naharvestan na dito mga kagulay. Ayan, mga maliliit na sya. Ayan, napapansin ninyo marami rin naman syang bulaklak kahit papano mga kagulay. Ayan, ayan. Harbisan na dito mga kagulay, tapos nahahakot na rin yung nandito. Ayan, mga natira o. Alanganin naman kasi mga kagulay. Pero okay na to mga kagulay, kuhanin na natin to. Ayan. Natitignan natin yung nahakot na mga kagulay. Ayan na siya. Yung ating nahakot mga kagulay. Ayan. Titignan nyo mga kagulay, maganda rin naman yung mga ano niya. Ayan. Malito, pangalawang harvest niya mga kagulay kasi nung Webes ay nag-harvest. Tapos ngayong Lunes nag-harvest. Tapos sa Biyernes naman nasunod na harvest na to mga kagulay. Bali, 4-3 na siya ang gagawin ko mga kagulay. Biyernes, Lunes, Biyernes, Lunes mga kagulay. Yun ang gagawin natin dito. Ayan. Marami siyang mga natira mga kagulay. Ayan, mga langanin pa kasi mga kagulay. Sayang. Ayan. Kaya di ko munang pinakuha mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Tingnan nyo sa taas mga kagulay. Ayan. Ayan. Ang ating talong. Ayan. So maghahakot muna mo kami. Ayan. May mga ano tayo mga kagulay. Pollinators. Ayan o. Ayan. Kung nakikita nyo. Nakikita ba? Ayan o. Ayan. Yan ang malaking tulong ng mga kagulay. Kaya yung sinasabi ko yung mga nakaraan na hindi ako mag-i-spray man ako ng ano ng umaga o kaya madaling araw hanggang alas 6 lang talaga dapat mga kagulay kasi yan yung iniiwasan nating madali sa ating ini-spray mga kagulay kasi yan ay malaking tulong kumbaga yan yung nagpapatuloy ng bunga mga kagulay yan marami sila mga kagulay ayan oh nakikita dito sa mga video mga kagulay yan ayun. Yung pa yung isa. Oh, meron pa doon yung dalawa. Marami siya mga kagulay, yung pollinators natin. Eh, marami rin siyang bulaklak mga kagulay, yan. Mga bulaklak niya yan. Yan, mga bulaklak mga kagulay. Yan siya. Ano di pa na ano, na kakabitan ng ano ng na meron nang siyang tali mga kagulay itong kalahati nito. Hindi pa siya nakakabitan ng cable tie. Kumbaga kakabitan kasi ganyan ng cable tie. Gagawin ko rin yun ng video mga kagulay. Papakita ko na lang sa inyo yung nakabitan dito. Para makita nyo rin dito sa video to mga kagulay. Ayan. Saan ba yung nakabitan ng twine dito? Ay, ng cable tie. Ito mga kagulay. Ito yung, pero itong video na to mga kagulay tungkol dito sa second harvest mga kagulay ha. Ayan. Ayan na yung nakabitan ng kwan, ng twine at saka cable tie. Kung mga pagkakabit nyo, hindi lang basta isusuot dito mga kagulay, hindi lang ganyan. Hindi lang nakaganyan mga kagulay, kundi triply to mga kagulay. Iyanin nyo doon sa gilid para hindi rin siya sumayaw mga kagulay. Ayan siya, nakabitan na. Tapos sa ngayon nag-harvest, may nga po mag-i-spray tayo ng pang-uod. Tapos kinabukasan naman noon mga kagulay ay tatanggalin na rin natin 'to. Papakita ko pa rin sa inyo mga kagulay kung ano, yan natanggalin na 'yan para pag nag-spray, hindi na ganong magastos sa spray mga kagulay kasi kapag nag-spray, kailangan tamaan din yung mga likod ng dahon nito mga kagulay. Eh ito nakakadalawang harvest na kaya pwede na natin tanggalin kasi makapal na dito niya. Kapal niya kaya kailangan na rin tanggalin to. Ayan. May nagtatanong lagi sa akin, paano boss kapag tapos na mag-wire pruning dun sa taas, magtatanggal pa ba ng dahon? Sabi sa akin, sa tanong. Sabi ko, oo naman po, yung mga hindi na kailangan, halimbawa nasa 4 months na, siyempre meron mga dahon talaga na maninilaw na. Yung akala ng iba, ba't naninilaw yung talong ko, ba't ganito, ba't ganyan. Hindi nila alam kapag mga ganyang edad na, siyempre, nag-aano talaga yung dahon niyan. Yung akala natin ay may insekto, kakakala natin ay ano ng punggos,
Mapapansin nyo naman yung mga kagulay, kung walang insekto, walang pungkasus na nilaw, naglalagas talaga yon mga kagulay, yung dahon nun, diba? Alam yan ng mga legit na nagtatalong mga kagulay, naglalagas talaga ang mga dahon ng talong. Para din sa mga ibang puno, naglalagas din, meron yung panahon na maglalagas. Ganun din sa mga gulay, meron din yung panahon na maglalagas talaga noon. Pero hindi lahat, hindi lahat na dahon ay maglalagas. Kaya ang ginagawa ko naman ganun, inuunti-unti ko siya, hindi ko na hinihintay. Halimbawa ito, hindi na siya kailangan, makikita ko hindi na siya kailangan, makapal na dito. Ito kasi hindi pa ganun kakapalan to mga kagulay. Yan, hindi pa siya ganun kakapalan, kakapal at kakapal pa yan kasi lalabas pa yung mga suwi niyan mga kagulay. Yung mga ganito, yan o, lalabas pa yan, mga ganyan, dyan. Lalabas pa yung yan, kaya kakapal at kakapal yan mga kagulay. Tapos ito, kapag lumabas na to, malaki na to mga kagulay, pwede na tong tanggalin uli. Yung mga ganito. Ang purpose naman, kaya ako nagtatanggal ng ganun, pwede naman hindi tanggalin mga gulay. Ang purpose lang nun mga gulay, para hindi ganun makapal, para pag nag-spray, tama talaga. Halimbawa pang ubod, halimbawa pang mites, matatamaan mo talaga. Kasi yung iba, hindi na ano, matrabaho daw. Tulad ngayon may nag-ano sa akin, nag-comment na matrabaho daw ako. Pero hindi nila alam na mayroon namang purpose yun kung bakit ko tinatanggal mga kagulay. Pero kanya-kanya nga tayo, tulad ngayon sabi ko, hindi naman ako gumawa ng vlog para gayahin ninyo. Kumbaga, gumawa ako ng vlog para pakita sa inyo yung paano pamamaraan ko, na sa inyo na lang kung gagayahin nyo o hindi. Yan siya mga gulay, marami siyang bulaklak. Yan. Yan mga bulaklak siya mga gulay. Yan. Yan siya. Katulad nito mga kagulay. Tataas siya ng tataas mga kagulay. Kasi ito hanggang ano ko na to. Hanggang balikat ko na to mga kagulay. Hanggang balikat ko na tong ano. Siyempre, kapag magtutuloy na to, tataas na naman tataas. Kaya yung mga dahon na ganito, halimbawa, natanggal na to. Maganda. Pero hindi ko na dito ipapaniwalag pala mga kulay. Gagawa na lang ako ng panibagong video niya. Basta ito, tungkol dito sa second harvest. Ngayon nga, kumbaga, ginawan ko na siya kahit di pa tapos mag-harvest mga kulay. Di pa tapos sakutin. Kaya baka kasi makalimutan ko na naman. Nagawan mga kulay, baka mamaya maalala ko na nakuha na ng buyer mga kagulay, kaya ginawa ko na lang. Pasensya na lang kung hindi nyo makikita kung ano, gano'ng karami, hindi ko mapapaano mga kagulay. Pero pipicturean ko na lang, lalagay ko dyan sa ano, mismong ano niya, itong ano nito pag upload ko, kung gano'ng kaumbok mga kagulay. Kasi ito, wala pa to, hindi pa tapos mga kagulay ito. Ito pa lang mga kagulay, mas marami na to kaysa itong nauna. 100 plus yung nauna mga kagulay, 135 mga kagulay. Nauna. Ayan. Nandun pa, naghahakot pa mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay kasi mainit na. Kailangan na itong ano, di naman dapat dito kasi ito mga kagulay. Kailangan dun ito sa malilim. Kaso lang, nakakala namin hindi iinit kasi makulimlim kagay na kaya dito namin pinuwisto yung pala mainit na mga kagulay. Kaya hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video o sa gagawin kong pamamaraan dito sa talong ko. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin nga. God bless po sa ating lahat.